Action! Saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang isang libot, isang tuwa. Kaya mahirap pawalan yung mga barkadang iba namin eh. Kaya pinaglaban namin tatlo yan ha. Kami o kami tanggal lahat. Alam mo, mas marami pang problema yung taga Channel 5. Ano paano gustong maalala ng isang Joey De Leon? Parang nakaka-nervous yung mga tanong. Anong limang bagay na gusto mong maging legacy mo sa taong hindi ba pwede isa na lang? Anong isang bagay may maalala niyo about you? Na ako ang nagpangalan ng It Bulaga. Eh na, mabigat na yun. Maka-anim pa katumbas nun eh. Pito. Bigat. Hello there mga teenmates and budgetarians! Kaway-kaway sa inyo dyan mga teenmates. It's me, Mamo Tintin. At kailangan pa ba ng introduction? Hindi na, di ba? Oh. Andito na po siya. Tatawagin natin, syempre, ang ating Tito Boss Joey! Hello, Tintin. Hello, Tintin. Grabe. Kinontra ko lang eh. Kinontra ko yung energy mo eh. Oo nga. Okay. Energizer bunny kasi. Nasaan yung partner mo? Ayun. Busy. Okay, kumusta ang... Uy, ang dami mo na palang sinulat, ha? Ayun na nga. Utang free. Wish ko lang ako sumulat. Ayan. Diary of a Pulubi. Diary of a Pulubi. Ipon diary. May utang free diary. At mag-budget tayo. My budget diary. Okay. Ang sumulat ay walang iba kundi si pambansang wealth coach natin na si Chinky Tan. Ina, si Chinky. Hi, Chinky. Kasama ko na, ha? Alam mo, kinukwento sa akin, Boss Joey, ni Chinky, na ilang beses na kayo nagkatrabaho. Pero movies, ang pinaka, sa mga movies, at ang isa sa mga hindi niya makakalimutan, yung tumatak na role niya, ay yung niluto daw siya sa kawa. Starzan. Sa Starzan. Ilang beses niya kinukwento yan sa show. Sabi ko, hindi nga, niluto ka nga sa kawa, tapos ano, kinain ka ba? Nasa YouTube daw yun. Natatandaan mo ba yun? Oo, kasi ganun kami, pag nag-usap kami nila direct, paano natin? Magbawas na tayo ng binabayaran. Oo. Magbawas na tayo ng characters. O, yun, yung si Chinky, tutuin natin. Para minus yung babayaran natin sa mga artista. Ang loko. Eh, di ba? Hindi. Kasama sa story. O, yan, Chinky, ha, natanong ko na. Na-confirm nga, ha, na siya nagpaluto sa'yo. Doon sa kawa na yon. Tapos kinakwento rin sa akin ni Chinky na kilala niya si Kimpy, close siya kay Kimpy. Oh, sila magkakagrupo eh. Ayun. Tapos kinukwento rin ni Chinky na siya rin ika-apat niyong paa. Sabi ko, anong paa to? Table ba ito? Hindi, sabi niya, pag kamadyungan, ka-eskalera. Di ba? Kasama si Direk Tony. Correct. Laging nanonood yan sa amin. At saka, Di Panchito. Yan. Oh, nako. Maraming story yan. At ako'y natutuwa nga nung makita ko kayo, magkasama pa kayo. Oo. Ano, ang galing ha? Coach, nagko-coach. Ibig sabihin ng... coach. Ano ba Tagalog ng coach? Ano ano? Coach. Coach. Siyempre, hindi naman literal, no? Teacher. Diba? Oo, parang ano na rin yun. Henyo sa pera. Guru. Ay, hindi, English pala yun. So, ina-expect mo ba na isang komedyanteng si Chinky Tan na, alam mo na, niluluto sa kawa, yung iba daw parang siya yung laging tinutulak sa kanal, mga ganong eksena. Magiging ganito. Yung totoo, hindi ko akalain na ganyan kagaling siya magiging. So, binabati kita, Chinky. Chinky Tan. Alam nyo, ano, Boss Joey, ito. 1 million copies sold, Diary of a Pulubi. Mm-hmm. Lahat yan, laging sold out yan, mga bestsellers yan. Mm-hmm. Tapos sa TikTok, siya yung number one seller ng mga libro. Mm-hmm. Ang dami-dami na namin, kumbaga, lalo na ni Chinky na nababago. Wala kayo nung diarrhea? Diarrhea. Chinky, next book mo, diarrhea. Diarrhea of a? May pirma pa pala ni Chinky. May pirma pa, siyempre para sa'yo yan ni Boss Joey. Magarbong kasal, Pulubi later. O bakit? Ah, pati yun, pinag-uusap. Oo. Talagang pagtitipid.
Oh, di ba? May ipon diary. Yan. Dahil ngayon, yan ang topic na aming show, Boss Joey. Ito lang ang ating pag-uusapan tungkol sa kaperahan. So, ready na ba kayo guys sa aking challenge kay Boss Joey? Kung si Papo, ang haba ng interview, more than 1 hour, ako i-challenge ko si Boss Joey na in 5 minutes, sasagutin niya yung 5 tanong natin. 5 minutes with Boss Joey. Siyempre, 5, di ba? Pero... 5, Channel 5. Oo, pero... Lahat ng itatanong mo 5, isa lang isasagot ko dyan eh. Ay, huwag naman! Wala akong content! Kasi sakop na nung tanong ko, alam ko na itatanong mo eh. Oo, oh, alam mo na? Na anong 5, ano, 5 bagay o 5 points para mag-budget, ganun ba? Para mag... Nahulaan naman, may sa maghuhula pala itong si Boss Joey. Hindi, kasi ang masakit niyan, meron akong panuntunan sa buhay. Ayan. O sinusundan na turo ng tatay ko. Pero in English niya, para sa akin, nung nakita kami after 26 years, nung unang kita namin uli, umalis siya, 3 years old ako eh. Ang sabi niya, a good life is expensive. Mm-hmm. There is something cheaper, but it is not life. Ibig sabihin, ang mabuting buhay ay mahal. Merong mas mura, pero hindi yung buhay. Ano so, ito? So, paano ka magbabudget? Ibig sabihin niya, sige, gumastos ka. Huwag mong tipirin, mag-enjoy ka sa buhay mo. Eh, parang yun ang dating sa akin. So, wala yung budget. YOLO, in short. Oo. Bahala na YOLO. Bukas. Oo, ganun eh. So, pero ngayon, kung tatanungin mo ako ng seryoso, sasagutin ko na, ang tanong eh, paano mag-budget? Mm-mm. Ano ang 5 paraan ng tamang diskarte o pagbabudget lang na pwede niyong i-share sa ating budgetarya na alam mo medyo nahirapan sila ngayong pandemic, nawalan ng trabaho, nalugi sa business. Okay, okay. Ito na, take it from Boss Joey, guys. Ewan ko, kumakalima ako, Tintin, ha? Sandali. Subukan natin. Number 1. Huwag kang magsugal. Okay. Huwag kang uminom. Okay. Huwag kang manigarilyo. Huwag kang magpautang. Masakit yun. Parang mahirap. Parang mahirap yun. Pero, oo. Ang hirap palang lumima. Oo. Kaya mo yan. Na huwag kang magpa-interview ng... Ng libre. Ng libre. Aray ko din naman. Singilin mo yung nag-i-interview. Meron naman ito. Uy! alam mo na kung bakit na dito sa dining table yan. Alam ko na. Yan sige, ang una nating... Hindi kapilyuhan to. Sige, buhatin ayan mo. Ito po ang nasa gitna ng kanilang hapagkain. Okay. Ito po ay iskultura ng dibdib. Isang dibdib lang ni Ramon Orlina. Sikat na iskultor. Okay. Bakit yan nakalagay dito sa dining? Kasi sabi ko kay Tintin at kay Julius, kasi yan ang una nating pagkain. Diba? Kasi ako ay isang breastfeeding advocate. Ay, ang galing. O, yan, mo. Yan. We are nourished by the bosom of our mothers. Yeah. Yan ang huwag niyong tipirin. Yan ang huwag niyong babudgetin. Oo. Ang magbusog ng baby. Tama. Ang magpakain ng natural. Yeah, yeah. Sa pamamagitan ng gatas ng ina. Tama. Alam mo ba na ang unang plaka na ginawa namin ni Big Soto, ang title ay Gatas ng Ina? Ka? Hindi na ako makakuha ng kopya. I-search mo na lang. Gatas ng Ina by Big Soto and Joey De Leon. Paano yung kanta? Kasi ang nanay niya ay isang nurse. Pahanap mo. Tagal na. O baka meron kayo ha, Gatas ng Ina, album, LP. Hindi, LP. 45. 45 lang. Message niyo ako. Kala niyo ha. Kami, mga mukha lang kami pilyo at salbahe. Wow. Pero nung sinabihan kami ng nanay ni Big, si Doktora Erminia, sabi niya, gawa niyo akong kanta tungkol sa... may popcom pa nun eh. Mm-hmm. Ano yun? Population control. Ako. Basta tungkol sa breastfeeding. Ginawa naalala namin. Naalala mo pa? Yung kanta? Hindi or title lang na album? Hindi mo na maalala. Magaling ako magletra, pero maganda yon sigurado. Kaya lang... Gatas hindi ko alam eh, kung saan eh. At saka alam nyo guys, bilang isang breastfeeding mom, yung bunso, 3 years kong binreastfeed. Mm-hmm. Yung panganay, more than a year ko binreastfeed. Ang laki po ng matitipid nyo, budgetarian. Kasi libre, ang gatas ng ina. Malinis, diretsyo. Hindi mo kailangan bumili ng mahal na gatas. Nung may show kami ni Mel Chanko, si Carmela. Ay, ni Mel. Oh,
Ano inang mo si Mel? Inang namin sa kasal. Okay, tama-tama. Pero hindi niya na-share sa'yo. Hindi. Ay, sige, kwento mo muna. Hindi, na nung araw, ayon sa kanya, nung tinake up namin tungkol sa breastfeeding, sinabi niya sa akin, na nung araw, binibigay niya yung gatas niya sa ibang... Uy, pareho kami. Nag-donate din ako sa maraming mga babies. Matutuwa naman siguro yun ngayon. Siguro. Naalala ko eh. Yeah. Sabi niya, ako, binibigay ko yung gatas ko sa ibang nanay. Sabi niya. Mm-mm. Ako rin. I donated to triplets, to a baby with Hirschsprung disease. Ayan, marami rin. Kasi pag marami ang binibigay mo at sinishare, marami ka rin napoproduce. Hindi ko nga alam kung biniro ko pa eh. Kung sinabi ko, hanggang ngayon? Kung joke, pwede ba eh? Joke yun. Uy, teka, 5 minutes lang tayo. O second question na tayo. Next natin ay ito. Okay, may papakita ako sa'yo. Isang 5 pesos, 50 pesos, 500 pesos. Uh-huh. Unahin natin ang 5 pesos. Anong pwedeng discarding tama dito sa 5 piso? Go! Ako tinatanong mo, no? Ikaw. Mas joke. Ano ang kahulugan? Well, importansya? Well, itutulong ko sa ibang tao. Ayan, ay, 5 pesos, itutulong sa ibang tao. Ayun, Diary of Epolubi. Oo, yan, itutulong sa ibang tao. Ang 50 pesos, Boss Joey? Oy, 50 pesos pwede ay... Pwede gawin dito tamang diskarte. Pagkain. Bibili ka ng pagkain? Ano na yan, buong araw na yan. Kaya ko yan, buong araw. Ano, anong pagkain ang pwedeng marating nito? Noodles, pancit, sardinas na kanin. Lalagyan ng sabaw o lalagyan ng noodles. Oo. May kanin na yan, kasama na. May saging pa yan. Hindi ako masyado sa presyo, pero palagay ko, kalkulado ko, kasya. Piling ko rin, kasya. So, tatlong kainan sa araw. Ayun, okay. Ito na tayo. Ito yung pinamimigay namin ni Chinky na minimum sa show araw-araw. Mm-hmm. Namimigay kami ng 500 na dagdag puhunan, sabi namin sa budgetarian, para hindi yung nawawala lang, nauubos agad. So, kung itong 500 pesos, hawakan mo, Boss Joey, para swerte kasi iyan ang pamimigay namin sa show. Ano ang pwede nilang gawin sa 500 piso? Saan makakarating ang 500? Makakarating to sa bulsa ko. Makakarating to, Tin, sa isang linggong pagkain. Pagkain ulit. Okay. Wala namang, siyempre, pag ganito mahalaga, unahin mo muna yung tiyan mo. At importante yung busog at sustansya para mabuhay ang hindi lang kayo, kundi buong pamilya. Mahigit sa linggo pa, dahil kung 50 isang araw, depende kasi sa dami ng membro ng pamilya. Tama. Ito, isang linggong pagkain. Ako, ewan ko, sa karaniwang sagot sa inyo, ano? Ito? Oh. Alam mo, marami kaming na-feature sa budgetarya namin. Pinang negosyo ang 150 pesos. Talaga? Bumili ng arena, ng saging, ng asukal, ng mantika, nagmaruya. Maruya. Nagsimula siya sa 150 pesos. Ngayon, malaki na yung business niya. Business. Tamang diskarte. So kung ito inenegosyo, Boss Ay, Joey. Mas madali ito. Ano suggestion mo? Itaya nyo sa Beto-Beto. Beto-Beto. Joke ulit yan. Bawal ang sugal. Joke, bawal ang sugal. Sabi ko nga kanina. Kung gusto nyo pagkain ng pamilya nyo for 1 week, pwede rin inegosyo nyo na pagkain. Kasi yun ang hahanapin din ng ibang tao, ibang nila lang eh. Tama. Ito, Boss Joey, ano ang 5 bagay na ilo-look forward to or i-expect natin para sa parating na Eat Bulaga? Parang ba ang title? 5 things we should expect sa pagbabalik ng TVJ at The Barkad sa TV5. Oh, kala ko magkukomersyal ka sa pagbabalik ng budget. Boom! Yung 5, kunyari, 5 lang yung ano. Oo, 5. Hindi naman siguro 5 lang yung nanonood dito, no? Hindi naman. 5 elements ng show. Ng show. Yan. Sabihan nyo yung 5 kaibigan ng bawat isa sa inyo. At sabihan nyo sila na sabihan ulit ang 5 kaibigan ng kaibigan nyo. At manood ng... Hindi namin alam pa din eh kung ano title namin talaga dahil naglalaban pa sa hukuman. Kung hindi man title, yung 5 segments. Well, basta nandun yung segments. Ano, hindi lang 5 The Barkads. Okay. Kaming 3, tapos yung mga lalaki at babae na mga barkada namin. Yes. Basta Channel 5 sa Kapatid. Alam mo, mas marami pang problema yung taga Channel 5. Ano tatawag mo namin sa amin? The Barkads o ano? O kapatid, sabi namin, gagawin yung parang sports.
hindi lang pang Damarcads, pang kapatid pa. Oh, pwede. Pero paano yung mga segments na paborito? Yung Pinoyhenyo, One nando, for All? Nandun lahat, pero kinakalikot ko. Yung Pinoyhenyo nga, sinasuggest ko yung bago eh. Uh-oh. Ang suggestion ko nga sa Pinoyhenyo, sino ang manok mo? In other words, sino ang hen nyo? O, parang superhero nyo. Oh, o, sino ang hen nyo? Sino ang manok nyo? Tapos, yung contestant nakasuot, ano, palong, gano'n. Uy, pwede. Nandito yung horn. Pwede. Eh, para masaya. Bago, makulay. Ayun. Eh, kasi kailangan, ano eh, explain nila, well, gusto nila yung dati pa rin naman, gano'n. Ito, tao, pagkain. Unless may dagdag kaming ibang, ano, pangyayari, yun, dati, well, meron nun eh, pakiramdam. Pero may gagawin na ata kami. Chinoyhenyo. O, kunyari, mga Chinese-Filipino. Pwede dyan si Chinky Tang. O, Chinky. Sali ka, Chinky. Chinoyhenyo. Chinoyhenyo. O, oh, oh, oh. Chinoyhenyo. Uy, okay yun, okay yun. Okay. Mga ganon para masala. Meron kami yung mga foreigners ang maglalaro, pero ang words puro Tagalog. Uy! Ang saya nun. Masaya nga nun. Pinipit dila. Oo, oh, pero puro Pinoyhenyo pa rin yun. Uy, okay yan. Kaya kung binabalak niyong gayahin kung sino man kayo, eh, may ingat kayo dahil nasabi ko na at nakarehistro po yan. Ah, nakarehistro na. Yun. Yun bawal yun. Judgmental yun. Alam mo, marami kami natututunan dun eh. Oo, oo. Isa sa pinakagusto ko yun sa mga... Eh, Pinoyhenyo, masaya, masaya. Pero yung bawal judgmental, ang dami mong malalaman, matututunan, at matututo kang magtanong ng tama sa ibang tao na may dinagdadaanan at mga taong sensitibo ang subject o paksa. Kaya biniba ko sila Ryan Agoncillo, lahat ng Dabagan, sila Mengay, ang gagaling magtanong niyan. Kahit na... Yung iba minsan, pinifeed ng writers na ito itanong, binabalansi pa rin nila kung itatanong nila o hindi. At yung mismo mga tanong na galing sa kanila, ang gaganda. Kaya mahirap pawalan yung mga barkadang iba namin. Eh. Kaya pinaglaban namin tatlo yan. Ha. Kami o kami tanggal lahat. Kung may aalisin, eh, wag naman. Dahil nasanay na kami sa galing ng bawat isa. So... Sa TV5. Ano pinaka-paborito syempre, mo dito? Syempre, eto, utang-free. Kasi syempre gusto natin maging utang-free lahat tayo. Ako marunong na ako mag-ipon. Pero, ito, ayan. Ako na nga ulit. Ito, my budget diary. Ito na naman ang ating... Baka mabagsak ko pa ito, mabigat. Isay mo, ayan. Utang-free. Oo, utang-free. Di, para maging utang-free ako, salamat! Thank you so much! Pakilagay na sa kotse. Hindi yun. Pinagalitan nga ako ng asawa ko. Da? Bad? Nagbibiro lang ako. Ano tawag dito? Utong. Kaya nga eh. Pwede ko ba isama to sa vlog ko? Bigat pala. Ikaw na lang, Julius. Bigat, no? Okay. O ano? 5 minutes na ba? Oo, sobra-sobra na. Mag-thank you na tayo. Fail na kami sa 5 minutes kasi asarap po kausap talaga ni Boss Joey. Pero may dalawa pa akong tanong. Go. Ano yung limang masasabi mong pagkakamali ng isang tao pagdating sa paghahawak ng pera o pagbabudget na nang nangyari sa iyo mismo? Lima? Wala eh. Hindi ako nagkakamali. Ito na lang. Ano yung... Kasi mula nung simula na humawak ka ng pera, natuto na ka ng ano eh. Natuto ka ng pahalagahan. Yan. Yung pinaghirapan mo. Yun lang. Well, natuto lang ako magtago ng dollar, ng yen, ng euro, ng pounds. Tsaka isa pa. Pesos. Pesos. Oh. Ayan. So, i-rephrase ko na yung tanong ko. Oh. Ano na yung 5 best or top money lessons na ina-apply mo sa buhay mo? So, number 1 na. Well, nag-collect ka ng yen, ng pounds, ng pesos, nag-collect ka ng iba-ibang currencies. Well, ilagay niyo yung pera niyo sa business. Art. Pwede. Isa na. Depende. Sa pagpili. So, magpaturo kay Richa mag-asawa kung anong magaling na, kung anong mabulaklak na gawa ngayong panahon na ito. Pwedeng sa art. Pwedeng sa mga lupa. Depende. Huwag lang yung mababa. Pag binaha, eh wala. Malulugi pa kayo pag binenta. Tama.
dalawa na lang. Saan damit, dapat? Hindi gano'n, tsaka mga bag, hindi, ano lang yun eh, forma lang yun eh. Alahas, hindi na rin uso. Ipon, siguro yun, pagbabangko. Yeah. Oh. Ipon? Oo, oh, yan, oh, ipon, oh, sakto. Wow, parang naka... Diba? Ano. Oh, ipon. Oh, pag hindi kayo nag-ipon, oh, pulubin, labas nyo. Correct. Okay. Oh. At? Kaya kailangan mag-budget. Oh. Okay. Ang galing. Oh. At, maging? At mangutang lagi. Kala, utang pre. Hindi, baso ko kasi. Utang, pre. Pre. Pre, utang. Pre, no? Oh, maraming eh. Ganyan, pa-utang, pre. Hindi, ibig sabihin, pre, no. Huwag kayong masyado mangutang. Kasi mahirap talaga. May utang. Yun. Galing talaga. Hindi, mahirap mangutang. Kaya, tama. Preno. Preno. Preno din sa gastos para huwag mangutang. Oh, mahirap yung huling tanong mo, ha? Anong mga gagawin? Ayun na, nasagot mo na. Lumimang ba? Nakalima? Lima yun. Hindi, importante. Hindi, pero sa lahat ng yan, sa ibabaw ng lahat na yan, Tintin, pinaka-importante, magtrabaho. Mm-hmm. Kasi wala naman yung pera. Pinag-uusapan nyo pera kung wala ka naman trabaho. Tama. Magtrabaho nang magkapera. Yun. Kahit anong liit ng perang makukuha nyo sa pagpapawis nyo, mm-hmm, o pagpapatulo nyo ng pawis at pagtatrabaho, eh, mahalin nyo at huwag nyo sayangin. Sayangin. Huwag yung isugal. O. Sabagay, kanya-kanyang swerte ang tao, pero meron ako, medyo bastos lang eh. Sige, okay lang. Sabihin mo, tape naman to. Oo. Oh, eh. Nung araw, meron ako sinasabi eh. Trabaho, ipon, travel, ginagawa nyo niya, no? Oo, yeah. Pinag-iipunan namin yun. Enjoy. Yeah. Okay. Trabaho, ipon, travel, enjoy. In short, trabaho, ipon, ano isa? Travel. Travel. Enjoy. Tight. Tighting. Tight po yun. Oh. Tight. Ibig sabihin, pahigpitin nyo, sinturon nyo kung kinakailangan, hindi problema pa sa diet. O kaya yung ginagawa nyo sa araw-araw, parang higpitan nyo, damihan nyo, hanggang mas masarap matulog pag pagod. Kaya magtrabaho kayo. Huwag yung gaganong-ganon lang, tihila-hilata. Kailangan tight ang ano nyo. May tama ka. Eto. Akala mo ano, no? Paano gustong maalala ng isang Joey De Leon? parang nakaka-nervous yung mga tanong. Anong limang bagay na gusto mong maging legacy mo sa taong bayan? Hindi ba pwede isa na lang? Hirapan ka. Sige, isa na lang. Bonus question naman to. Ano yung isang bagay maalala nyo about you? Na akong nagpangalan ng It Bulaga. Yun na. Yun na, mabigat na yun. Maka-anim pa katumbas nun eh. Pito. Bigat. Ano? Wala na ako nasabi. Did somebody say slave? Message na lang kay Chinkitan at saka sa budgetarians natin. Hoy, mga budgetarians at Chinkitarians. Maraming salamat sa pagkakataon. Thank you, Dindin. At welcome, Julius. Okay. Kumusta na lang kay Antonio at kay Antonia? Magbigay ka ng limang ano, ba't hindi pa sinusundan si Antonio at si Antonia? Sarado ng tindahan. Sabi ni Wilma Dasen, open pa ang playground. Oo, maganda yun ah. Loko yun. Sarado ng tindahan, open pa playground. So, nandun kami sa playground ni Julius. Hindi, tama lang yun. Huwag niyong kakalimutan ang mag-budget tayo. At siyempre, ang, hindi ko masabi, ano pa ba talaga yung title? Kung ano man yung magiging final title. Kung ano man ang title nung 44 na taon yung sinundan na It Bulaga, eh, bahala na kayo. Basta, abangan. Importante, meron tayong ma-eat sa araw-araw at mabubulagan na lang kayo sa aming mga sorpresa. Yeah. At tulad ng lagi namin sinasabi sa show, ano yan? Boss Joey, sa buhay, kakayanin nyo ang lahat. Kakayanin nyo basta, lahat. Basta, tamang diskarte, tawag nila sa akin, mamong madiskarte, at money, wala ka lang. Money, wala ka. Wala. Money, ano wala ano ka lang. Money, wala ka lang. Maniwala. Okay. Tapos ganito, Boss Joey, mag-budget tayo. 1, 2, 3. Mag-budget. Ay, gusto ko sabihin mo, mag-budget tayo. 1, 2, 3. Mag-budget tayo. Bye, budgetarians. Okay. Thank you, teammates, for watching. Thank you. All up. Joey, one ball. All up. Paningit. Ganda ka marunong mag-ano. Boom!
Action! Samantala, sa vlog ni Papu with Boss Joey. Hello. Walang audio. Ha? Hoy. Oy, wag ganun. Oy, wag ka magbibiro. Walang audio. Dapat oh my God, baka sa haba. Mano to? Hello ko eh. Oh my gosh. Namaos na. Alam ko, sanay na kayo yan, di ba? Hindi. Minsan nagloloko kasi yan eh. Ayan. Ano? Kalaha. Kahit half lang, Boss Joey. Wala o. Ulitin natin. Nako! Ano yan? Paano nangyari? Wala o. Hindi nagdo-double kayo? Double? Ulitin na lang natin yung kalahati. Paano wala o? Wamali! Kinabaga, kinabaga. Haba nun. Ang haba nun, ulitin natin. Naamoy ko, sabi ko. Hindi, tingnan ko, hindi ako masyadong ano. Naglalaro na yung isip niya, ano ba to? Ano nangyari? Kala ko matagal na kita. Hindi, kasi maganda suggestion yun eh. Kailangan dalawa. Nawamali ka.